Ito pa dapat mamatay. Ang masakit nito, when you suffer. Diba? Ang masakit eh. It's a long time suffering. How much money do you spend, you know? How much emotional breakdown will you create with your family? Amen? Kaya napakahalaga talaga na tayo ay nagiging sensitibo sa ating pong mga katawan because we are fearfully and wonderfully made. Now, kung ang type po ay na-start na natin ma-experience yung mga ganito, mga breakdowns sa ating mga bodies, amen? Magsimula na tayong maging sensitive. Amen po? Lalo na pag tayo po'y medyo tumatanda na. Yes? Pero pag ito'y bata pa, nagaanong na yan. Hindi mo pwede sabihin, eh, bata pa ako, bata pa ako. Eventually, doon ka pupunta. Yes. Marami po. Kaya nga, bakit Christian nagkakasakit? Higit pa sila. Nagkakasakit kasi sa mga hindi Christians. Alright? Hallelujah. Okay. Now, thus we see that the health and condition of the cells determines the health and condition of the entire body. Kaya yung cells natin ay ingatan natin. Kailangan may rebuilding. Everybody say rebuilding. And dalawa, cleansing. Okay. Ngayon, dahil wala naman tayong alam sa mga tinatawag nilang napakarami pa lang na-encounter. Antioxidant, antitoxins po yan. Ito pong herbal na ito. Okay, I don't, hindi po inumusgahan mo na ngayon. Medyo talaga magagalit naman. Pero kung hindi tayo doon sa natural ways, magkakaroon lagi ng effect sa other cells. Okay? Ito, nagiging weaker yung other cells natin. So, importante nga, bago makalimutan, yung mineral water, yung nalinis, walang kasamang kung ano-ano, hindi ko commercialize. At yun ang madalas dapat natin inumin. Kaya ako naniniwala kay Dr. Atong. Na sabi niya, para hindi kayo magkasakit, uminom ka talaga kayo ng regular na 8 basong tubig isang araw. Ngayon, kung di naman natin nagagawa yun, may mga other ways around na mas healthy rin para po naiingatan natin yung mga cells. So, yung cells natin ay mahalaga. Maraming sa part ng ulo, nawalan na yung mga cells. Katulad na sinasabi ko kanina, di ko ba? Ano yung mga naapektuhan? Eyesight, ano pa? Hearing, buhok, pandinig, yung mga ipin, bata pa, bungina, wala na because of the damage and breakdown of the cells. And ultimately, eventually, you will die, amen, untimely. Amen? You will die ahead of time. Okay, ngayon, okay lang kung mamatay ka nga. Kagad. Tama ba ako? Amen. Welcome po, Batangas, may kaso nga, kung nag-suffer ka pa, sabi ko kanina, magdudulot ka pa ng mga financial problems, hello? Emotional heartbreak ng mga pamilya. Just hindi na magiging maganda. Kaya kinakailangan ng Kristiyano ngayon ay mag-ingat. Ba't ko rin tinuturo ito? Timely po ito dahil wala tayong tiwala na ngayon sa mga ospital at doktor. Because isa sa ginagamit ngayon para pumatay ng tao ay ang World Health Organization. Believe me, kung po kayo hindi maniwala ko sa akin na sila ang primeryong ginamit ni COVID para takutin ng tao, hello? Para babantaan ng tao. Can you imagine i-hoard ang mga gamot, yung mga tinatawag natin over-the-counter medicines? Hinoard nila eh. Kasi alam nila na ito, madali tayong makaming hawa. Amen? But now, bakit kung ngayon gusto itubuko ito? Even without this over-the-counter medicines, we can, ano, oh, we, we,
Pwede natin itong tigilin. Yes. Pwede natin supilin. Hanggang bata pa tayo, hanggang kaya pa natin. Now, kung tumatanda naman tayo, masaya tayong tumanda na hindi tayo naging perumisyo masyado. Yes. Intindihan niyo po, hindi tayo naging nag-stroke, tumanda. Okay. Now, let's go to the blood. The human body, depending on size, syempre, maliit o bata, okay, has approximately 5 quarts of blood na tumatakbo sa katawan, which constantly traveling, amen, through the entire body, making 3,000 to 5,000 round trip, nagra-round trip ito sa katawan. It doesn't stop. Now, a healthy person must have this, no? Ang isang healthy na tao, kailangan niyang mangyari itong 3,000 to 5,000 round trip sa katawan. Pag nakikita mo na may mga blood clot, ay marami nang patay na sila sa katawan. Amen? It should be 3,000 to 5,000 round trip, mabilis siya, a day, in a day. Amen? The heart pumps some 20 billion blood cells. So, ito ating puso, dito siya nagsisentro. No, dito siya na uunang nagpapump siya, nagpapump ito ng blood normally at 20 billion blood cells throughout the body. Ito po yung tinatawag na pump ng heart natin. These blood cells carry nourishment to the body cells. Itong blood na to nagdadala ng nourishment sa ating mga cells. Kaya pag may problema ang puso mo at imano, magkakaproblema ka na agad sa ibang parte ng organs mo, hindi niya nadidistribute eh. Yung tamang distribution ng health needs mo sa iyong cells. Especially the organs. Your organs composed of billion cells. Your organ alone. I think I have learned some time ago, the brain itself has 34 billion cells. The brain alone. Amen. The brain alone has 34 billion cells na gumagana, na umiikot at nagpo-flow naman dito yung water. 80% ng ating katawan ay utak ay nagpo-flow dito yung water. Kaya pagka hindi po, pagka kinulang po yan ng supply ng blood and water, nagsisimula yung mga sakit ng ulo, migraine, nagsisimula ka ng magkaroon ng mga. At ang heart mo, that eventually, mahina na talaga. So yung blood, yung heart muscle be kept strong in order to keep the blood continually moving with good strength. Okay, na kailangan po yung pump ng blood natin sa heart, especially heart. This is the center of the body. This is the center of the organ. You have organs in your body, the heart, the liver, the kidney, the intestines, yung mga major organ ng yung katawan. So dito po, yung ating pong, yung blood na yun, kailangan sapat ang supply niya. Amen po? Nang magagandang supply. Amen po? Praise God. So the blood cells carry nourishment to the body cells. Tandaan niyo yun. Kaya nga dito lang tinitignan kung may tama ba, may sakit ka, yung pag nagpa-check ka ng tawag ba, executive check-up, kukunin lang sa'yo, anong gusto mong kunin sa sakit mo, anong gusto mong ma-check? Sa kidney ko po, nila yun? Check nila. Executive na po, lahat na, pati heart mo, pati sugar mo, pati salt ng katawan mo. And the doctors know it very well. Kaya alam nila kagad kung ikaw ay mahina yung mataas ang urine mo, mataas ang tulungan niya ko. Cholesterol, kaya mataas ang sugar, ako kaya ikaw ay may diabetes, ikaw ay, amen. So the blood must be very healthy. It should travel around the body of a person 3 to 4,000 round trip a day. Now, kaya kailangan natin i-rebuild and cleanse ang blood. Amen? Lada ko na tayo sa katawan ba ang mundayan. And the lungs, secondly, kasi ito yung mga importante sa katawan ng tao. Lungs. Kaya nga si COVID, gusto niya lungs ang itirahin talaga. Kaya
Kuulitin-kuulitin, tinuro ko sa meantime, sa inyo rin, di ba? Mamaya, dadaan ko kasi yung mask, ay pupunta ako dun eh, pero inuuna ko na makakalimutan. Yung mask, hindi nagbibigay ng tamang oxygen na. It should not be your inhaling. Okay? Yung carbon dioxide, yung ini-inhale mo, mag-retail oxygen. Right? Ngayon, dito ba sa tingin nyo may oxygen dito? Konti na oxygen dito. Kaya nga, once in a day or once in a week, pupunta ka talaga sa maraming nagsusupply ng oxygen. What are those who supply oxygen? Come on. Mga nagbabay. Ha? The plants. The seeds. The evaporation. Mag-edge. Na, yung mga nagsusupply. Parang di kayo nag-aral. Ako, alam mo ito, naalala ko ito. High school ako, pinag-aral. Ngayon, nakatawa naman pinag-aral. Sana ng bulong buwan. So yung lungs is a very important one. It is called the respiratory system, the lungs. It works together with the circulatory system. Yung arteries, natin yung pinagdadaluyan highway. Yung highway, yung katawan. The arteries, ano pa? Labo lang yung ano sa lamin. Pwede na may pandemis mo dyan. Arteries and then, ano pa? Arteries. Kailangan. Tulad ko, poor eyesight na. Pero nag poor eyesight ako, ano, 40 o 50. Medyo matagal din. Hindi naman natin talaga kasi maiiwasan sa ngayon yung contaminated foods. Kasi puro toxins na kinakain natin. E kaya nga kinakailangan natin ngayon, makipagtulungan tayo sa mga healthy ways of living. Men, oh my, paano lalabanan yung mga toxins at mga oxidant na yan? Mag-inom ka talaga ng tubig. Tubig. Thank you, ma'am. Okay, the arteries, the veins, maugat natin, and the blood. Ito po yung tinatawag na kasama, yung lungs natin ay tumatrabaho kasama nito at nagsi-circulate yung kanyang system doon sa mga veins natin, sa ating mga arteries and blood. And then as the life support system. So ito yung life support system natin yung lungs mo. Sa Tagalog, ano? Okay. So if the lung is very strong, and then listen to me, it can hold 40 plus days without food. Amen. Pagmalakas ang lungs and the blood system, yung flow niya ay 3,000 to 5,000 around the grave. Ay, imposible na nila. Pero alam niyo, magugulat kayo. Magugulat kayo, tawa kayo ng tawa. Yung Seventh-day Adventist, the Mormons, Sabadista, they will live like 17 years or from 7 to 17 years ahead of Christians. Kasi ang Kristiyano, puro lang manalangin tayo by faith. In the name of Jesus. Hindi nagbi-deliver ng ganun, may takakain lang, nakatakot-takot na. Now, the lungs take oxygen and give off. Listen, carbon dioxide. Okay? The lungs take in oxygen and give off what? Carbon dioxide. Okay. So alam niyo na kung bakit pinipilit ni COVID yan. Amen? The oxygen is picked up by the blood. Kukunin naman ito ng dugo and take to every part of the body where it becomes food for building a new cell. See? Yung oxygen, kukunin ng dugo ko yan. Tama oxygen, amen? At siya naman ang magdadala. Dadalin niya ito. I-distribute niya sa katawan mo. Amen?
At ito po ay magiging new cells, rebuilding new cells. Kasi sa tao, talaga may namamatay na cells, amen, but we have to rebuild. Kaya yung mga tinatawag natin vitamin C, vitamin B, vitamin D, hindi gamot yan. They are rebuilding cells na nawala na sa katawan mo. Are you with me? Eh, sasabihin mo, ay, ayoko ng vitamin C, baka ako tumaba man eh. Hindi nagpapataba yan, hindi nagpapapaya. Yan ay nagre-rebuild ng cells. Like, kakaedad ka na, o wala ka ng tamang sapat na panggamot mo sa yung mga buto lang. So, may vitamin D. Vitamin B naman ay nire-rebuild niya yung mga muscles and veins. Diba? Yung C naman, it will give you an immunity on the airborne toxins in the air. Kaya hindi ka basta inuubo, hindi ka basta sinisip mo. Because you are complete, helping to rebuild. These vitamins only help to rebuild. Alright? Nasa iyo ang cleansing. Amen? They kind of cleanse you, it rebuilds. Are you with me, church? Para meron tayong mga knowledge kaysa ganyan. Okay. So yung carbon dioxide, hindi po pwede mong hinahin yan. Lasong sa katawan. Amen? Carbon dioxide po, pagka hinihin mo na hininga, yung blood cells mo, amen? Yung blood streams mo, ay hihina ang takbo. Eh, ito nga yung kailangan nagra-round trip sa katawan ng tao ng normal eh. Diba? Eh, paano yun? Wala siyang ma-pick up na oxygen. Get nyo? Kaya kung may pagkakataon ka, sa labas ka na lang mag-mask, pag medyo nakakuha ka ng tiyempo, tanggalin mo. Huminga ka. Palakasin mo yung lungs mo. How to make your lungs strong? Huminga ka ng manalin. Sometimes, pag alam mo nang hihina ka, madalas kang magsalita, madalas kang kung ano. Exercise is number one for the lungs. It should palpitate the lungs. Na ganong kalakas. Exercise po yun. Aray ko po sa akin. Nagtatamaan ako dyan. Ang hirap kasi yan, di ba? So yung mga aerobics and exercise, very important yan sa lungs natin. Naintindihan niyo po? O kaya, may tinatawag tayong normal ways is this. 10,000 move a day. Kung nakaka 10,000 move a day ka, it regulate normally your lungs. Kahit ano lang ginawa mo, basta nag-move ka ng 10,000 move. Hindi pa steps lang. O nagawa ka ng halaman, nagbuto ka, bumalik pa raon ka sa hagdan. So, how many steps are there? Sa hagdan lang, lang. Alam niyo ako, ninturo ko sa inyo para maging preparado tayo. At may medyo, bago ka dalhin sa ospital na naghihinga, no, ay lumaban ka man lang. Hirap eh. Hindi ba nakakagawa? Naghihinga nuna. Stroke na eh. Di ba? Hindi man lang ma-enjoy yung tinatawag na 70 years old. Yan ang pinakamagandang edad ngayon na maabutan mo. Now, if you reach 80 or 70 plus, you had a bonus. Right? Kasi sabi ni Lord, sa pakatigasan ng ulo nyo, hanggang 120 na lang magbuhay ng tao. Yan. Hindi na. Pero, sa panahon ngayon, magmula ng year ng masama na yung tao, eh, umikli na lang. Kaya sabi nila, hatiin na kagad yung 120. 60 na lang. Because of the air wounds, because of the contamination of the foods, amen? Because of the lack of the air or the oxygen to breathe. Lalo mga taga Manila. Amen? Kaya mo kailangan sa isang tao. Hindi ko mo nagmotor pa dyan ay pure na oxygen yung nakukuha mo. Hindi po eh. Kasi bakit? Ang daming chemicals na nagkalat dyan. Krudo, gasolina, sigarilyo, alikapo, putik, kanal. Wala dyan, papasok sa'yo. Hello? May papasok ka sa kubeta mo pa, hihingahin mo.
Ang kubeta mo, pagkagumi-gumi. Diba? Mamasama-sama yung mga sahig mo. Lahat yan. Contamination ng katawan mo pang magpahina ng iyong lungs. Amen? At wala siyang may distribute sa iyong blood. Okay, so there are two lungs na nabanggit ko sa inyo, napakalaga. So yung ating mas-mas na ganyan, pag may pagkakataon, kaya ako dito ayoko. Dahil konti lang ang oxygen dito eh. Amen? Puro tao pa tayo, dikit-dikit, puro carbon dioxide yung mahihina. Eh katabi mo pa si Marites. Alam mo ba? Sabi. Eto yan eh. Ito naman sa hihinga pala pa yun. Kuha. Ito carbon. Diba? Si Marisu. Diba? Hindi siya si Marites. Suka na kami sa'yo. Oh! Diba? Ano na? Puro etche. Ha? Ano na? So, naiintindihan nyo na hindi healthy ang carbon dioxide. Nilalabas nyo na hinihinga ng tao. Ano wala kayo doon? Si isang science research sa katawan niya, pinag-aralan na yan. Eh, ngayon, nil-refresh lang natin. Para medyo humaba-haba naman, hindi ka problema ng asawa mo, ng pamilya mo, ng anak mo. Karamihan, narinig kong anak, eto. May sakit na naman po si nanay, siya tigas po ng ulo. Diba? Si Papa po may nasugatan na kasi wala na ng cells na gumagana doon sa paa niya. Hindi na buhay ang cells, di ba? Kaya na nagkapasugat, kala mo ba ang sugat ng diabetes, eh, maghihintay ka pang nasugatan ka ng nail or ng nail cutter or what? Talaga may puputok kahit ayaw mo. Bakit? Yung part na yon wala ng cell na gumagana. Amen? Wala na talaga. So, doon ka pa. Pag may ganun ka na, doon ka pa mamamanunggay, doon ka pa Uli na, yun eh. Parang siguro sabi ng manunggay. Sabi ng manunggay, ba't hindi mo lang ako pinakain? Handa ka lang. Ang hirap ko na kayo, ipin lang sa'yo mo. Eh, ako na 10 pulo ng manunggay, buti po yan. Ano pa? Yung isa sabi ni 10, magre-reklamo si 10. 10 ba yun? Yung sa kidney? Oo, oh, wala. Kasi ayaw mo na lang gamot eh. Sabi ni 10, oy, may tama yung kidney mo, hindi ako magagamot yan. Hindi na kasi nag-iinom ng tubig. Number one pa rin, hindi ako iikot sa inyo. Tubig pa rin. Huwag niyong ahihindian ang tubig, please. Di ba rin kayong ihi ng ihi? You know, when you urinate, listen, when you urinate, it means normal ka. Matakot ka pag di ka na nag-ihihi. Di ka na pumupupo, nahihirapan. Hirap na hirap yung bloodstreams mo, hindi na siya normal. Hindi na nakakaikot sa wet mo. Masaya tayo, masaya. Eh kasi may sakit na. Eh ngayon, pag may sakit na, susunod ka na talaga sa sinasabi ng doktor. Sa atin kasi preventive eh, di ba? It is better to prevent than to cure. You get me? Alright, prevention is better than cure. Okay. So ngayon, ang sinasabi ko sa inyo is prevention. Sa susunod na Friday, doon tayo ngayon. Marami akong ituturo sa inyo. Pag na-stroke, ano gagawin ko? Di ba? Pag sumakit yung balakang, ano gagawin ko? Yun, kompleto ako niyan. Meron akong bone medicine. O, bigla pong hindi makahinga. Ano, first aid? Sa susunod po, para puro first aid. Ang gagawin natin. No, I can teach you something about may sakit ka na, di na lang ako sa hospital, wala akong magagawa. You have to follow the rules of the medication na. Hindi na preventive ways, medicals. Amen? So, pangalawang importante na ingatan yung lungs natin. Alright. Pangatlo is liver.
So did you remember the lungs must take oxygen, amen, and puts off carbon dioxide. Para sa tao. Kaya nga pati mga hayop ngayon, mga animals, ano may naghihinga ng carbon dioxide, di ba? Yung kailangan nila yung carbon dioxide. Yung mga plants, hinihinga nila yan, tinitake nila yan, kailangan nila yan. Kaya minsan, wala na rin. Tsaka yung binibreathe nila, kaya minsan talagang kapos na sa city ang oxygen. So wala na mga puno, yan. Wala rin naman dagat, wala rin mga river. May river yung alam natin. Tandaan natin, the oxygen is picked up by the blood. Kaya kailangan nyo pa minsan-minsan magdagat. Ba't ako gumagastos ng ganun na lang punta kayo sa dagat? Talagang mula nang dumating ang COVID, gusto ko yung mga bata mag-breathe ng oxygen. Sa bata pa sila, bagay ba? Madali pa sila mag-reveal. Pero tayo matatanda na, matatagalan na tayo mag-reveal. Ang ating panlaban is cleansing. Preventive by cleansing. Right? Kasi kailangan natin talaga yan. Okay. So, yun po yun. On its return, sabi rito, yung blood ay dadali niya lahat sa part ng ating body and it becomes food for rebuilding new cells. Amen? On its return, pagpabalik niya, ay it picks up garbage. Tatanggalin naman niya yung mga garbage. Katulad ng carbon dioxide, it is a garbage of your body. You don't have to have a carbon dioxide. Hindi nilalabas mo. And, amen, other toxins and returns them to the lungs for removal from the body. Kaya ito rin yung naglalabas eh. Ito rin yung trabaho ng lungs nila. Ito rin yung naglalabas ng mga garbage sa katawan mo. Amen? Ito rin yung nag-pick up ng tamang kalusugan. Alright. Ito po isa, pag-aralan natin. When a person drinks a carbonated drink, ano soda, little do they realize they are dumping a toxic substance into their body. Kaya ma, huwag niya tayo mga ma. Kahit saan tayo mong ito ma, tigilan ko natin. Or sinasabi ko naman po sa inyo, nagtuturo ako, pero hindi ako pwera dito. Amen? Okay, so yung pong mga pag-inom ng ating pong mga soft drinks, hindi natin na-realize na ito'y nagdadump ng toxic substance into the body. Sino rito hindi na mabubuhay na wala soft drink? Parang alam ko na. Okay, kaya ngayon yung die ahead of time. Maganda naman sana kung mamatay pa na talaga. Kung alagain ka pa, ako po, ang hirap naman. Sipin mo yung dandami ng kabulak mo o ng asawa mo. Sipin mo sa utang ng pera. Kaya na tayo nag-aaral. Ha? Amen? Lalo na ano dito, mga nakatira, full time. Huwag niyo kong pahirapan. Amen. Now, ito yung isang learning pa rin. If the oxygen supply, nani na, di ba, kailangan natin oxygen supply, is restricted, o kulang, restricted sa Tagalog, kulang, hindi sapat, amen? By a clogged artery to the brain, kulang ang supply niya sa brain, sa arteries sa mga brain, mga cells mo, stroke results. A stroke results. Nai-stroke ka kasi may mga stroke na timano mabigat eh. Timano na ganda ng kamay, timano na naapektuhan yung brain cells. Kaya, ano sabi mo? Mga dila. Lahat kasi yan, trillion cells ang umiikot sa katawan ng tao. Amen? At yung blood ang nagdadala ng kanyang health
which is produced by the lungs, good lungs, amen, and good liver. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay kulang ang supply ng oxygen sa brain, amen, kaya minsan kailangan tayo huminga ng oxygen. Pag nakatabi ka na ng mga puno, dagat, and water, huwag mo nang hayaan, hindi ka talaga mag-inhale, exhale. Sometimes this is like a good exercise, like inhale, di ba? To make your lungs strong, inhale and hold it by 5 seconds. Did it. 1, 2, 3, 4. Exhale. This makes your lungs become healthier. Ako po, dating doktor ni Lord, kaya makinig kayo mabuti. Yung babayaan ito, ito yung napakalaking pag-aaral. At ako po, hindi tumitigil ng pag-aaral para alam mo po. Ako tumitigil. Pag nakakita ako ng chances na may mga books of medical, pumunta kayo sa libruhan ko, kompleto ako lahat. Na pagka nakita kong benefits ito ng church ko, kunin ko na ang pag-aaralan ko. I don't waste my time. I never waste my time reading and searching. At sabi ko, Lord, lang muna ka sa akin sa tama. At hindi lang yan. Experience ko pa yan nung maliit ako. Bata ako, ang papa ko si doktor yan eh. Ang ate ko, doktor sa England. Nurse ko pa ng mga kapag-anak. Ang uncle ko, chief doctor ng MBI. So, I've learned a lot from them by talking. Ah, ito, sumayaman niya yan. So, natututunan ko. Amen po? So, now, our lifestyle and diet determine the condition of our lungs. Okay? So, style mo, diet mo, dito, ano determine? Dito nakasalalay, amen, ang buhay na kasiglahan ng iyong lungs, arteries, yung mga arteries, yung way. Pag sinabi ng arteries, yun yung parang channel, okay, ng papunta. Eh kung yung channel mo, puro maalat ka na, nasabi ng arteries, oh, sarado na yung kidney, bro. Hindi na tayo makadaan. Wala, matigas mo eh. Hindi ko kaya. Sabihin niya. So, nanghihina na yung kidney mo pala. Get nyo, ah? Alright. And the ability of oxygen to the cells. Kaya kailangan talaga puno ang tao ng oxygen. Water, listen. Water gives oxygen. Kaya kailangan natin na 8 glasses a day para sa oxygen, sa supply ng oxygen. Okay, iba kasi baka inom lang ng soft drinks, ha? Parang ayos na sa buhay niya. Hindi niya alam, bawat segundo natatanggalan siya ng isang minuto ng buhay, 2 minuto kaya kung ilan na soft drinks na ininom, ha? At kumain pa ng talagang pagkabawal-bawal, mga strict na hindi maintindihan, o tanggal na nilang minuto, ba't tumatanda kayo? Di ba? Hindi na kayo aabot ng gano'n pag hindi nyo pa binantayan. Breathing polluted air and smoking are like committing slow suicide. Okay? Yung hinihinga mo yung polluted air and smoking, wala naman naninigarilda dito, pero masakol ka pa sa nanitigan ninyo, kung lagi yung pollution na hinihinga mo. Ha? Gusto mo sa bahay niyo, hindi ka man na naglilinis. Sobra pa sa pollution yan. Pupunta ka sa kubeta niyo, hindi mo man lang pinas yung ihi mo, i-inhale mo uli yan. Alam niyo po, kasama to sa hygiene natin eh. Kaya kailangan maalos tayo. Amen po. Kahit, alam mo, nakapasok ko sa isang bahay na maliit, maliit lang siya. Pero grabe, gusto kong mahiga na sa akin. Lahat ng puntahan ko sa part ng bahay na pakalinis, ang kubeta naman nila is, yan yung ordinary kubeta lang. Pero makikita mo talaga yung napakalinis ng banyo. Eh tayo, alam niyo kung ano yung ating problema. Problema ng Pinoy yan eh. Yung kubeta, basta-bastahin na lang yan kasi dumi naman lumalabas dyan eh. Hindi mo alam, pag nandun ka, naligo ka, lahat na nandun na, yun ang pinaka-dangerous na part ng iyong katawan. Eh, banyo nyo, linisin nyo. Kung kukulang kayo sa tubig, yung pinangbabad daw nyo, ikot-ikot na kayo sa kubeta nyo, may dala kayong ganyan. No? Hindi yan, no?
Nagtuturo ako niya sa maliliit na bahay. Eh kung tamad nga kayo, eh wala akong magagawa doon. Pero kung nagmamalasakit ka sa katawan ng nanay mo, katawan ng tatay mo, katawan ng mga anak mo, and then yung kubeta niyo, pagka dumi-dumi, di ba, pag inipong mong ganyan, nanunulas, alam niyo ba, nalilis mo ba yun? Ang daming mikrobyo niyo. Kumuha kayo ng microscope. Habang nagbabanlaw ka, yung binabanlaw mo, dahil kulang ka sa tubig, may dala ka, gano'n may iskis, bibigyan ko kayo lahat. Mag-iskis mo na, oh. Dito rin ako magbabanlaw. Amen? Ganun ako eh. Nung araw na maliit pa yung bahay namin, ayaw kami ni Bisha. Ayaw ko bang masayang yung tubig na binabanlaw ko? Nag-shampoo na rin lang ako. Babanlawan ko yung ulo ko ng shampoo dahil may sabon, i-iskisin ko na doon. You know, this is my attitude. Para alam niyo po. At sa akin namang lababo, maya-maya yun, nakapunas to make it dry. Kasi yung wet na, pag pinagtagal mo yung wet, eh ano talaga yan? Mikrobyo yan eh. Eh hindi naman yung malinis sa tubig na binabad mo eh. Hindi naman eh. Diba? So ngayon, pilitin natin maging maganda yung hygiene natin mga anak, ha? Okay ba? Hindi ko, ang ganda-ganda mo, ha? Paglabas mo, ha? Parang Miss Universe. Pagpasok sa bahay mo, nanggaling ka sa banyong ganong karun eh, ang kapal naman ang titi mo, nagawa mo yan. Diba? Ang ganda-ganda mo, nakalipsik ka, everything. Mga lalaki, mamadali. Walang pakialam. O, kaya dito, pananagrupan ni Kuya Che yung kubeta eh. Pag sinabi mo niya, kubeta na yan, pagkaya yung maruni, kasi ating hindi. Okay naman. Ayos naman lagi. Amen? Kaya tinitignan ko agad, may tumutuluan tubig. Ayaw ko ng tubig na nagbabasa-basa. Bakit? It creates more microbial. Subukan nyo. Eh, di ba ito walang kitikite? Babaran mo ng tubig ilang araw. Mamaya may kitikite na. Promise. Sige. Yung ilog na hindi nalilinis, yung ilog na pinagtatapunan, tingnan mo, mikrobyo, i-microscope mo yun. Ang daming mga hayop na hindi kailangan ng tao. Kaya ako nagtuturo ng ganito. Para po tayo makaiwan sa mas danger na kalagayan, lalo na ngayong last days. Dahil ang gamot ngayon, hindi natin alam kung ano na yung nire-rebuild nila sa gamot ngayon. Instantly, nagkaisa. Kasi ngayon, ang technology, sandali lang. Oh, lahat ng mercury, pabibawa lang maglabas ng virus. Lahat ng mga Watson, bawal lahat itong gamot na to. Ang bilis! And you are not prepared. Kaya nga kailangan, preparation is yung health ways mo. Amen? Kailangan yung health ways mo. Right? Amen. So, naintindihan natin. Okay, lastly, the liver. Liver. Ako, nagkasakit ng liver. Isa yan sa naging sakit. Wala nang oxygen na nagsusupply sa akin. Hindi na maayos yung blood ko. By the way, bago ko makalmadag, yung mga stress, biblikan po ba yung stress? Opo. Yung mga stress, hindi natin dapat na itangkilik. Ay, yung itangkilik na ibig sabihin, huwag natin ibabad sa isip natin sa puso. Dumadaan lang dapat ang stress. Hindi naman nawawala yung stress eh. Meron ba nawawala ba? Hindi nawawala yan. Nawag saan ka pupunta para mawala yung stress mo. Kahit sa bundok ka pumunta, mamaya may mga kung ano, MTA doon, may stress ka din eh. Hindi mo may maintindihan, mga lamok nung kung ano. Lalayuan mo, may stress ka rin kasi kumusta na sila? May kinain ba sila? Minsan, inisip mo na yan para mo na stress ko. Pumunta ako sa isang lugar na wala akong kilala, wala kakilala sa akin. Pero ito yung ano natin sa stress. May isa yan sa nakakadagdag ng cells na pumapatay sa cells. Listen, yung stress. So pag dumating yung stress sa'yo, dahil ikaw ay may wisdom, amen? Ikaw ay Kristiyano, antimano, baliwalay mo na. Hindi mo kayang daigin yan, niwala ka sa akin. At ito pa, napakarami yung cells na pinapatay sa katawan. Amen? Importante yan. Kaya yung liver natin, mahalaga yan. The liver takes every particle of food we eat and everything we drink into the marvelous laboratory ng liver. And it breaks it down. Dudurugin niya to. Amen? Into a usable form. Usable form. So yung liver,
ay kukunin niya yung pagkain na tama. Amen? And lahat ng kakainin natin at iniinom. Amen? At ito i-distribute niya. Dadali niya sa laboratory. Laboratory po ang liver. Ay isa siyang parang lablab. Kunin niya yung lahat. Pagkatapos niya, dudurugin niya. And then, i-distribute niya ito at idadali niya sa mga usable form. Now, the blood, ito na naman si blood, ay kukunin niya, this is specially prepared food. Yun niya, i-distribute. Amen? To the various parts of the body. Right? Kalaman siya. Saan niya dadali niya? Uy, kumain, kinukuha ni liver yung mga pagkain mo, then iaayos mo yun doon at dadalhin yung blood sa dapat kung saan na nakakatulong para sa cells mo. Amen? Para saan? Parts of the body to repair. Ma-repair. Amen? Para kung kailan lang masakit ang tiyan mo, biglang nawala. Kasi meron kang naging waves o pagkain na tama at yung liver mo ay kaya nga liver, bawal talagang ma-stress. Okay? Laboratory, bawal ang pagkain ng liver ng bawal talaga. Okay? Bawal dyan ma-stress. Bawal ang pagkain na mga sobrang toxins. Yung nakalaban ng liver eh. Mga sobrang toxins sa pagkain. Okay? And then he will repair, replenish, and rebuild cells and tissue. Siya nag-rebuild ng tissue. Okay? So, alcohol, beer, wine, liquor slowly destroy this marvelous organ. The largest organ in your body is the liver. Yung pinakamalaking part. Nandiyan yung laboratory. Nandiyan yung pinaparte ko yung mga pagkain. At dadali naman ito yung blood sa mga usable from salesmen. Okay? So, ito mga alcohol na to. Amen. Beer, wine, so drink, soda, at dinidestroy niya yung iyong organ, amen? And ultimately results into serious physical problems and untimely death. Okay? So nasa physical tayo. Dadamo tayo ngayon sa mga iba pang dahilan bakit nagkakasakit ang Christian. Now let's go to the biblical reasons why Christian get sick more than the people who doesn't know God. Imagine mo, imagine natin, napakaingat sa mga physical Mormons. Hello? Mormons, di sila kumakain ng meat, di sila kumakain ng blood, di sila kumakain ng rumep, pulog sila, meat, right? Saksi niyo ba? Ano pa? Seventh-day Adventist, napakaangat si Galileo, gawat sa kanila. Hindi nila ano. Kaya, mga Kristiyano, yung tamang gospel na pinupreach mo, eh, antimano, mapipipilan. Mas mauna pa sila mag-preach ng cultism quotes. Papayag ba tayo ng gano'n? Diba? Kita mo, sila yung mayayaman. Bakit? Panalakas ang katawan eh. Kaya sila yung mga TV, television, ang TV. Sila yung mga television program, radio program. Malakas yung magtrabaho eh. Amen? Praise God. So, yun naman, maliit na bagay na. So, ngayon, ito po yung mga iba't ibang teaching kasi ng mga religious eh. Are you with me, church? Yes! Christian Science, ang founder nito ay si Mary Baker Global Patterson. Eddie. Teaches that sickness and death are not real. Dito pa o ang pagkakasakit at kamatayan. Only mental error. Tinuturo niya. Amen. Pero nagkasakit din siya, namatay din siya. Kaya dapat alam ninyo na ang sickness ay totoo. Hindi pwedeng hindi. Amen. Alamin natin na ang ating mga sakit. Kamatayan ay tinuturo nila ay hindi totoo. Kaya sila kung ano nung ginagawa nila by the means of science para sila ay magbuhay lang.
Panaginan, hindi na sila mamamatay. Kamalingin sila. Ngayon, naniniwala na silang may kamatayan. Seventh-day Adventist ng Mary. Sila ay talagang wala silang meat. Seventh-day Adventist. Hindi sila palakain ng meat. No meat. Bawal sa kanila yung baboy. Bawal. Kaya lang, dahil nawala sa kanila yung totoong gospel, recording in progress. Magkatapos ang gawain. Kanya-kanya na. O, kain din sila. Seventh day. Kaya, yun din. Pagsaway pa rin ang number one. Ano? Ang ganda na turo ng seventh day. Pagdating ko sa pagkain, may kaibigan na kami na. May edad na siya. Strong pa siya kasi sinunod niya yung physical mo. And natural mo. Yung Pentecostal naman, naniniwala sila agad-agad sa healing. No? By faith. Okay. Anak ko tulong yan. Pero hindi pa rin natin pwedeng baliwalain yan kasi kung post tayo ng chemicals ng ginawa tayo sa dust at yun ay kompletong minerals and lahat na, nasa yun na, lahat ng mineral nasa yun na. Sodium, lahat kompletong tao. Kaya ngayon din ang inimbento nilang pang-help to rebuild the body. Sinong gawin tayo ng Diyos, kompleto lahat dyan. Yung 60% sa atin, 40% sa lupa. Now, bakit sisisihin ba natin ang Diyos pagka tayo nagkasakit? Diba? Sinisisi ba natin siya? O marami tayong tanong sa kanya, ba't ba ito pinabayaan? Hello? Hindi totoo, hindi dapat. So we don't have to blame God. Let's stop blaming God for things we don't understand. Kaya nga kung tuturo eh, para tayong makaunawa. And let's turn to the Bible and see what the Lord has to tell us about this subject. Meron ba subject si Lord sa mga pagkain at bawat? Meron, magbasa po kayo ng Old Testament. Grabe po yun. Detalyado si Lord. Pagkain ng dugo, pagkain ng dalawa ng iba, o pagkain ng may walang kamiskis. Sipin mo yun, napaka-detail niya. Ha? Di ba? Yung tinuro niya kasi yung mga anak niya, magta-travel sila eh. No? Kailangan nila ng mineral na kailangan mag-build sila ng kanilang cells. So, let's stop blaming the Lord. Amen? So, just why do Christians get sick? So, biblical na tayo. The Bible gives only three reasons for sickness. Are you with me? Tatlong rason bakit nakakasakit ang Christian o kaysa sa iba pang mga kahit na, kapantay rin tayo ng baby. Amen? So, the Bible is given three reasons why Christians have problems ano, tungkol dito. And I believe that every physical affliction suffered by Christian today falls into these three categories. Tatlong to. Unang-una, hindi rin mawawala talaga yung for the glory of God. Okay? Naintindihan niyo po yung gano'n. Okay. Na nagkasakit, hindi maalis yung sakit para manwalhati ang Diyos. Okay? So, hindi naman lahat sana ng sakit natin is para manwalhati po ang Diyos. Eh, kakasaway mo. Kakapasaway mo mula nung huwag mo sa isipin yun. Kung katulad ka ni Pablo, na tama ang buhay, nagkasakit pa, eh, yun ay for the glory of God na talaga. Eh, ang Israelite po, sobra silang makain ng mga healthy people. If you see the lifestyle of the Israelite, yung mga Udyo. Now, sabi nila, sino po may kasalanan itong tao ito doon sa Gospel ng 9, di ba? John chapter 9. Na makita natin dito yung nagtanong yung parents. Sino po ang may kasalanan nito? Bakit itong taong ito ay pinanganak ng bulag? Okay, isa to sa for the glory of God. Sabi ng Panginoon, walang nagkasala maging ang kasalanan ang kanyang magulang na siya ay ipinanganak na blind. Hindi kasalanan ang magulang. Kaya pag may pinanganak sa atin na medyo dispalingado, eh medyo hindi natin medyo sisisihin o magulang. Isang, lalo kung Kristiyano ka, alam mo na yung gagawin mo. Amen? At alam mo naman yung ways mo nung ikay buntis.
Ano yung mga kinakain mo? O kaya ito pala yung naglalaglag. Tagal mo nang nilalaglag yan. Kaya paglabas niyan, hindi for the glory of God, para ito'y nadala sa ginawa mo. Ang sabi ng Panginoon, neither this man sin nor his parents. Hindi yung kasala. But that the works of God should be made manifest in you. Kaya may mga may sakit o may mga blind or born sick para ano, para maliwalhati ang Panginoon. Para paggawa ng himala, maniwala ang tao na walang Diyos na, uy, ang Diyos ay nagpapagaling. Kaya ng Diyos yung imposible bagay. So, yun yung mga isang dahilan para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Like Paul, sabi niya, Panginoon, tama naman yung buhay ko. Nagsisin ako. Nag-mission ako. Sa kalagitnaan ng buhay niya, ito mating pa rin yung kanyang thorn in the flesh. Sabi ng Panginoon, tatlong beses ko ito pinanalangin, Panginoon. Sabi niya, hindi ko tatanggalin yan, sabi niya. Dahil para makita mo na sufficient ang aking pagpapala sa iyo, biyaya. So, dalawa is sufficient grace of God. Na nakikita nila, parang kayo, akala niyo, wala naman akong sakit, wala akong nararamdaman sa meron. Di ba? Pero makikita niyo kagad na sufficient ang grace ni Lord sa akin. Bakit ko pa rin nagagampanan yun? Eh kasi maraming Kristiyano, konting sipong-sipong lang kasi. Hello? Konting nasa umakit lang yung dyan eh. Talagang parang hanggang si sumpa yung sandi. Ito ba kayo? Sipong-sipong lang eh. Halos tuwan-tuwa pa siya dahil hindi siya magsasandi. Hindi ganun po. Ayun po. Eh bakit makikita mo na si Pablo, gano'n, marami pa. Si Daddy, mamamatay na lang, nagpipit pa sa ibang bansa. Malala na sakit niya. Sabi ni Lord, anak, this is for my glory and my grace is sufficient. Kasi wala nang ibang paraan. Sa physical, wala nang paraan. Sa panalangin din, ayaw na ni Lord sumagot. Okay? So, sana nga, ayaw gano'n mga sakit natin. Hindi ba kayo? Hindi ako nag-report. Magkasakit man kayo, hindi kitang-kita na kayo ay nawala na po sa larangan ng paglilingkod kasi po, napilayan lang po, eh, natuluyan. Sinipon-sipon lang po, umuwi na po sa baga. Hindi kasi nagpapatuloy, kaya hindi naging sufisyente ang grasya ng Panginoon. Naman ako, wala ng boses. Tuloy-tuloy. Isa, masakit na yung lingkod ko. Eh, nakikita ng mga anak ko eh. Nagagalit din sila. Sabi ko, di ba, eh, the grace of God is sufficient. Kaya ko i-bear. Kaya ko bit-bitin. Amen? Ngayon, may natural ways ka rin ba kami? Opo, siyempre, ginagawa ko rin yan. Kumari, ang oras ng tulog ko na lang, pagdating ko is, isang magdamag na lang, bukas may kasal ako o meron akong dedication somewhere. Eh, yung doon makikita yung sufficient ni Lord. Sufficient ni Lord. Bakit? Eh, kaya ko na naman tumayo kinabukasan eh. Tama? O ano ba naman ang kasalanan ko doon? Amen? E kaya ko pa eh. Ganun din si Pablo. Maraming gumawa. For the glory of God. Number two, because of unconfessed sin. Ito yung pangalawa kung bakit ang Kristiyano ay namamatay ng maaga, nagsasuffer ng mga maraming mga sakit sa katawan, na hindi matanggal-tanggal ng gamot, naggamot na, nagpaluktong na. Hello? Ang dami nang ginawa. Lumapit na kay mami, lumapit pa kay pastor ganon, lumapit pa sa mga friends. Wala rin. Why? Because of unconfessed sin. 1 Corinthians 12, 28 to 32. We read about weaknesses, sickness, and early death coming upon believers when they would not confess their sins and God had to judge them. Hindi pala pwedeng ilihihin talaga yan ng matagal. I-confess mo. Okay, there are three types or there are types of confession. Pagka ikaw, nag-confess ka sa Panginoon, alam mo namang sinagot ka, quickly, wala na. Meaning, pinakinggan ka ng Diyos. May mga confessions na kailangan mo ng tao. Sabi ng Biblia, bakit may sakit ang elder na ang tao to? Eh, tawagin ng mga elder at mag-confess ng kasalanan para magbaling. Amen po?
Ngayon, may mga kasalanan na ikaw na lang nag-beep-beep sa sarili mo. Kung kaya mo ang Diyos, bakit hindi? Pero kung nakikita mo naman hindi ka na umaangat, mabagsak ka pa, lalo ka nalulungkot, lalo ka nag-breakdown ang buhay mo, kailangan mo ng somebody. Kailangan mo. At hindi ka naman po pwede sa level mo ay doon ka pa rin sa level mo. It should be higher than you. Magkukonfess ka doon pa sa kumpare mo, dinahawaan mo lang yan. Hello? Yung kumpare mo may sakit na, lalo pa nagkasakit. Magkonfess ka ng mabawal na tao. Ito yun ha. Sabi nila, tawagin ang mga elder. Tawagin niya. Ang elder kasi, parang pastor. Yan po yung elder yan. Sa Biblia, iisa yan, elder. Ngayon po, tawagin yung pinakapastor nyo at isabi niyo doon kung ano yung mga pagkukulang nyo. So, bakit nagkakasakit ang Kristiyano? Nang unang-una, pinaliwanag ko sa inyo for the glory of God. Hindi lahat nagkaganon, ha? Amen? Mamaya, ang daming mo na pala ng encounter, patigasan ng ulo mo, kasi mo, for the glory of God. Hindi po yun, dadagukan ka ni Lord. Sabihin ni Lord sa'yo, ah, ano kung hindi ako nanulwarapin sa'yo, umuwi ka na. Amen? So, pangalawa, hindi ka nag-confess ng kasal. So, sabi ng Panginoon, those who conceals their sin, sabi siya sa akin, diba, ay malaya at masagana ang maluwalhat ng kanilang healthy ang kanilang buhay. So we believe that some of our physical suffering is because Christians ay hindi nag-confess ng kaganaan. Tinitiis niya na lang. Tinitiis niya. Bakit kaya? Anong dahilan? Pride. Number one, pride. Taas ang ere. O kaya, nahihiya. Okay? Okay, mahiya. Kalayaan niya. Ano sabi ng Bible? The truth will set you free. Mahiya. Suffer ka ng suffer niya. Nasa mukmuk ka na. Nakangalaka na yung kapayapan mo sa spiritual. Ayaw mo pa rin humingi ng tulong sa iba. Eh sana nga kung may kasalanan kasi hindi papakinggan ng Diyos ikaw. Hindi niya yun po. Papakinggan niya yung namamagitan. So may mga ganito. Alalahanin niyo yun. Hindi niyo pwede sabi, kaya ko naman to. Hindi naman ako yun. Amen? May mga bagay that you need to relate them to the higher than you are. Siyaring gabi nga, haro na yun, di ba? Pero kailangan niya pa rin mag-contest kay Nathan. Nilihim na niya to. Ayaw niyang ipagtapat eh. Ako din. Alala ni gabi. At kung di pa siya dinaretso ni Nathan, ayaw niya magsalita eh. O nakaligtas ba siya sa judgment? Hindi. Katandaan natin yan, may judgment gabi. Tawag natin ngayon, medyo mababaw-babaw consequences. Pero judgment means, ito'y maririt mo for what you have done. Yung judgment. Hindi naman ito yung judgment na sa huling panahon. Yung judgment means, o yan ang napala. Yun, may judgment ka na makukuha. Confessing pa tayo. Pwede tayo lumapit kay mami. Huwag natin sabihin, may stress si mami sa'yo. Hindi po spiritual matter yan. Delikado pa. Pag sasabihin mo, may i-stress ako. Di ba mo na? Lumaya ka na. Baka may i-stress. Di ba mo kasalanan niya? Ikaw na. I-confess mo lang. Kahit ano ba siya? Baka nahiya. Ano ka? Kumari, bigyan tayo ng mga confession. Tagal ka ng... Ano? Ha? Sampun. Yung nakikita niyo, matagal niya nakikipag-living. Diba? Hindi pala kasal. Matagal na nag-experience ng adultery. Then, matagal na nasa fornication, mga living-living. Magsasakti ka ng bigat na consequence, lalo na yung fornication. Yung kala mo, napakabanal yung mag-boyfriend, pero yung totoo hindi. Maraming na ako may kakaunin na.
ng mga nag-confess sa akin, ngunit kung meron ka pang pornography addiction, confess mo. Amen? Do you understand pornography addiction? Do you understand this? Mga cyber sex, mga ganun. Isa pa yun. Kaya na kailangan na lumaya ka doon. Kaya sabi mo, hindi ko na po gagawin ito. Mag-isa ka, hindi ka kaya. Kailangan mo ng katuwang. Pag may katuwang ka, lalaya ka. Kasi anak ka ng Diyos. Otherwise, ako suffer ka talaga ng consequence. Judgment talaga. And listen, hindi mo alam kung ano judgment mo. Ilagay ka lang ito sa isang balik ng karaktaan. Judgment na yun. O kaya bulagin ka kaya. Kaya sabi nyo, buti pang bulag ka kaysa punta ka ng impyerno. Tigas ng ulo ko, punta ka pa rin ang punta sa nightclub o ano sa anong mga ano dyan. Ano pa, mall na walang ano-ano. Pilayin kaya kita. Misan may mga ganyan dyan sa atin. E pinag-pray kami sa ketongin, misan ay sa PGH. Sundalo siya, wala siya ng paa. Sabi niya, alam mo, Pastor, papasalamat pa rin ako na wala na akong paa. Sabi namin, ang hirap naman nun. Papasalamat pa siya. Dahil kung di siya nawala ng paa, hindi niya ma-realize yung kasalamat. O ayaw niya talaga. So ano yung dahilan? Pride. Nahihiya. Number three, yun na yung pride. Yung mayabang. Kala niya, kaya niya lahat. Pag nakikita mo, hindi ka umaangat, humadaya sa binanggawa mo, kailangan mo na yung kapwa. Kapwa mo, mas mataas sa iyo. At tandaan natin na, hindi yung kamarites mo. Pwede nga nun. Nagkakalat ka lang. Amen? Pangalawa, sinabi ng Biblia nga yun, delikado. Galatians chapter 6, sabi niya, kayong mga mahihina, mga nagkasala, huwag kayong mag-relate. At mag-ingat naman kayo na pinagsasabihan, baka kayo madamay. Transference kasi. Amen? Habang tayo sa unconfessing, siguro maraming unconfessing dito. The violation of God's natural law. Okay? Violation of, yan kanina, introduce ko sa inyo. Kulang tayo ng mga natural law na pagsunod. Sinabi na magpunas ka ng likod mo. Hindi ka ba ayaw magpunas, ang yabang mo dyan. Ay sa gusto mo, sobra ka naman linis, pagod ka, bigla kang naligo. O kaya pinagtitake ka naman ng mga nadyo, magbix ka, magpahinod ka. O sige, mamaya na, o sige, mamaya na, o sige, mamaya na, o sige. Mamaya-maya mo, sabihin na naman nila, mamaya, hindi na yung konsekwent, mamaya. Diba? Ano pa? Sino? Alam na alam niyo yung katigasan ng ulo niyo. Sabihin niyo, kang kumain na niyan, bawal na sa iyo yan. Taas na ng urik mo. So sabi mo, isa na lang. Diba? Hindi ko patiis, Lord, patawag mo. No. Kung mukhang gamitin ang pangalan ng Panginoon sa katigasan ng ulo mo. Amen? Sorry, Lord, patawag mo, Lord. Kala mo naman, nakilig ng Diyos sa'yo. Nakakasuka ka. Amen? Pero matigas ang ulo. Saway tayo eh, sa natural law. Natural law, alam mong bawal, magkakasipon ka yan. Alam mo namang natural law, may lagnat ka na, hindi ka pa gumagawa ng paraan. Paraan. Hindi yung parang pang parang padida ka pa. Kaya? Ba? You're breaking the natural law. Kaya sabi sa inyo, Lord, minum ka na sa labat. Ha? O, nandang sa labat na. Sige, mamaya-maya dyan. Hindi mo rin ginagawa mga natural ways. And don't break the natural law. Sinabi na, kailangan mo ng araw, kailangan mo ng tubig. Natural law yan eh. Kailangan mo ng, magtagal mo na, hindi ka na naliligo. Mapasok. Bibuni ka na. Nasabi mo, buhuni lang yun eh. Eh, buhuni mo pala dito. Pumasok na doon sa tenga mo. Nagtabukol ka na, o, di ba? Ganun yun. Agapan na agad natin. Fourthly is,
lack of knowledge. Tayo po, my people are destroyed because of lack of knowledge. Parang katulad nito, physical condition. Hindi man lang natin inaalam kung condition ka ba ngayon na kumain ng ganyan. Nakakain mo lang kanina, hindi ka pa namumulawan. Diba? Umiinom ka na naman yan. Sabi mo, minsan ka lang iinom. Ngayon, iinom ka na naman yan. Yung mga tinatawag natin pagkain natin, parang binabaliwan lang mo yung naiintindihan mo sa pain. Kaya lang makaintindi tayo. Importante yan, alam natin yung word of God. Amen? Napakaganda po nun. Pag hindi tayo, isa pa yan, sa biblical ways naman, kailangan magbasa ng Biblia. Sabi ng Panginoon, pero yung linggo, nirecord niyo ba sa puso niya? Pakalaan kayo manan sa inyo. Siya pinasabi ng Bible, my son, Proverbs chapter 4, attend to my word. They are light unto those who find it and help to all their flesh. Oh, grabe! Kakalusugan sa lahat ng iyong pangatawan. And hindi ka nag-attend ng word of God. Di ba rin, nakinig naman ako eh. Oh, isa yun sa pag-attend ng word of God. But there are still ways to attend to the word of God. Amen? Devotion, number one. Di ba ang devotion kasi, nagbasa ka. Kayo ng dalawa, devotion. Dedicated ka doon. Yan talaga, magiging healthy ka. Promise. Amen? But ano doon yung kanina, do not violate the natural law. May violate yung natural law. Amen? Alam nyo na yung mga natural law, ha? Kasi dito tayo ngayon nahihirapan eh. Number one na yung mask na nga na yan. May pagkakataon ka ng huminga, nag-inarte ka, nandyan pa rin, kala mo naman may COVID yung katabi mo. Kristiyano ka, kung ikaw ay hindi lack of knowledge, kung ikaw ay may knowledge sa Diyos, sinabi ng Panginoon, hindi ka mahahawa eh. Sinabi niya ba yun? Sinabi ng Panginoon na, no weapon form against you. Ito, ginawang COVID to. Ginawa ito, binuho sa amin. O ano mong forma yan? Hindi ba na na-exam na? E di sinungaling ang Diyos, ako na yung Biblia mo. Hindi mo miniwalaan yan. Nakinig ka na sa lahat ng law ng COVID law. Amen? Sabi ng Panginoon, in my name, you shall pass out demons. Anything you eat, yung grabe siguro, nag-promise, di ba? Ano man ang makain mo na may lasong, hindi ka maaano. So, lack of knowledge of the word of God. Hallelujah! Ano pa po? Kulang sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Alright? May question na tayo? Baka hindi na gabi na. So, susunod naman yung AIDS natin. Anong mga AIDS, sa mga importante bagay na nangyari sa iyo. Let's say, matay ka. Bigla kang silipon, what are the natural ways? Puro natural ways. Sa susunod na pag ako'y nagturo, I don't think I'm here Friday. Okay? At sa Panginoon, meron ba tayong question na mahalaga? Sa kayo, huwag ka manginginin magtanong, huwag mong sarilingin lahat. Meron ka hindi naiintindihan, magtanong ka. Paano po kung ganun? Ayun, yun yung sunod natin pag-aralan. Appendicitis, magaling na i-google na. Eh, pero hindi naman lahat sa Google. Karamihan sa appendicitis na naiintindihan mo lang is yung pagkain mo ng mali, tapos bigla kang magpapagod, bigla kang magtatakbo. Kasi when we eat, kailangan natin i-rest ng konti tayo pag kumain. Huwag kagad babalik sa napaka-fatig na trabaho. Huwag kagad. Tapawal natin yung pagtatakbo. Amen? Otherwise, pumapasok sa appendicitis natin yung mga bagay na kaya niyang pasukin kasi katulad niyan, di ba yung mga buto-buto, isa't pumapasok siya, tapos nagiging abnormal na siya. Alright? So, isang bagay lang yun. There are many ways pa to prevent from appendicitis.
pati yan lahat ng organ yan. Kaya, oh, sabi nila, ako yung scientist lang naman yan. At tawa ko asa ka na isang organ. Sabi nila, you are perfectly and wonderfully made. Kaya kung ano man yung organs natin, lalo na kung baka ka pa. Naturalmente, pag tumatanda ka na, yung cells mo, unti-unti na po rin humihina. Kaya ano naman yun kung nakakaedad ka na. Meron pa rin sufficient pa rin ang grace ng Panginoon. Still can move. Ako, 66, di ba? Pero saan-saan pa ako nakakarating. Sufficient and grace. Kumakain din ako ng bawal, I promise. Kukonfess din ako sa inyo. Pero ano panlaban ko? May panlaban po ko eh. Tubig lang po. Pag hindi na ako bumabiyahe, dyan, papalakpapakpakin ko na. Alam niyo ating hindi yan. Na nakakatatlong baso ako minsan, limipa ulit ako sa labat naman, sa manti naman. I don't stop drinking. Hindi naman ako. O kaya kung dito-dito lang, pwede mag-stop. Kaya kayo, okay mag-alala. Hindi na kayo din yung tubig. Siya yan sa natural. Nang natural mo. Ha? May kakain. Kahit naman inom ka ng inom ng tubig, pero soft drinks ka ng soft drinks, kahit kaya kain ng bawat. Alam niyo po ba, mas mabilis po kung epekto yung masama kaysa mabuti. Alam niyo ba? Anong kabilis ang masama? Mabilis. Okay, may tanong pa? Ha? Acidic? Eh, ang dami bawal ng acidic. Pagka lumalang na yung acid mo, hindi nang mahirap. Kaya, pag ikaw ay acidic, ang dami maapektuhan. Ako po, aminin mo lang sa inyo, I am an acidic person. Bakit? Mahilig ako sa maasim, citrus. Mahilig ako. Number one, na nakahilap sa acid zone. Kumain ka din, nakahigla ka. Yun po yung isang cause ng acidic. Pangalawa, usato kang... Yun po yung alam ko kasi pag, sa pagkain namang mabuti. May sinabi ng sinod na lahat ng mabuting pagkain ay mabuti. Kaya lang, yung way mo lang, paano mo i-weigh ito? Amen? So, kumain ka ng maraming maasim, ininom ka rin ng maraming tubig, at sinabi ng doktor, huwag kang mahihiga kasi pagka ikaw ay acidic, anin mo muna, galaw-galaw ka muna. So, yun po yung acidic. Kaya huwag ka nang, may meron na, di ba? Preventive. Hindi ka na nag-prevent, nag-cure ka na. So yung cure niyan, huwag ka nang kumain ng mga acidic foods. Acidic. Number one, soft drinks. Minsan yung kape, kapag panay-panay. Meron na kasi. Ano ba? Pero marami. Citrus. Acidic. Okay? So, kaya yan. Yung asin na yan. Tubig na tubig. Flush ka ng flush. Kidney problem, UTI, flush ng tubig. Siya pa rin yung number one. Huwag kang iinom ng walang mineral na tubig kasi kailangan niya mag-rebuild sa katawan na cells. Walang mineral yung distilled. Isa po siyang distilled kasi ay ito naman yung tinatawag natin na hindi ka ma-infect kung din natural kung ano man yung mga meron sa natural. At meron ka ng sakit mismo na diarrhea ka na eh may mga minerals na yun eh kung itatama sa diarrhea mo yun lalo ka mag-ibig. Kaya hindi. Kung wala kang sakit na mineral mo. Eh, meron pa po ba? Ano? Meron pa tayo naintindihan yung gabi? Salamat sa Diyos. Kung wala na po. Okay, yung tatlong biblical ways, yung apat, ano yun? Hindi lahat ng may sakit po, nag-glory of God, ha? Okay, mamaya, yung pasaway ka, tapos po nag-glory of God. Number two? Number three? Violation of God's natural law. Number four? Number five? Bapag sinabi ng lack of knowledge. Ito yun. Ito yung knowledge natin. Wala na iba, ha? Ito, Bible. Ito yung ating lack of knowledge. Word of God. Hindi tayo basa ng kung ano ng libro. Wala ka pa naiintindihan sa kalita ng Diyos. Bawal yun. Dapat may naiintindihan ka na ba kung kita payagan mo, basta na magbasa ng mga libro dyan.
Mamaya, nababasa mo na kung ito na. Amen? Pero kung matalino ka na sa Word of God, I don't care, mag-jump ka ng maraming libro, manood ka ng maraming YouTube, hindi ka kaya tabla ng mali. Because the Lord will guide you into all truth. Diyos ang magdadala sa iyo tama at katamang katotohanan. So I knew not be afraid. Marami, nakakalungkot po, nasa dating daan na po siya ngayon, nakikibuloy na po iba. Bakit? Kasi po nang sinanangan. Hindi na naintindihan yung truth. May sign na sana. No? Wala silang word dito. Amen? Kaya nagtataka ka rin, sabi nga doon sa isa sa gusto kong dahil yung pastor gusto nyo, it creates, yung word it creates, gusto mo magkaroon ng creation. O, ano ba? Mami, pwede ba sales? O ba? Sales mo. Sabi nyo, attend to my word and you will find life and help all. Hindi konti, depart all your flesh. Okay? So yun, importante po. Meron ako idadagdag na kalimutan ko. Amen? So, Kuenka, ganda po yung natutunan natin ngayon para hindi po, alam niyo, ayaw ko sa sakit, maminirnisyo ka ng kapwa mo. Yun po yun. Makapakahirap po. Alam mo, madali na inaalagaan ka, ikaw yung stroke. Kaya ka lalo mamamatay na naaawa ka ng daanaga sa iyo. Let's. Ano ko na, nahihiya ka na. Si daddy dumating sa buhay niya, nahihiya na sa sakit. Sabi ko, hindi. Huwag kang nahihiya sa akin. Kawawa ka naman, hindi. Pero marami akong matuwa. Pero last, ano nga niya yan, last month. Nung siya ay nagpapa-attend ng everything sa kanyang katawan. Ngayon, mabuti natin. Ito yung panalangin natin. Ito yung totoo, ha? Maging totoo tayo. Panalangin natin, pagpasaway ka ng pasaway. Sabihin mo kay Lord, kunin ka na. Opo. Kaysa naman na may mission ka sa asawa mo, sa anak mo. Wala na nga kayo halos. Pagbili lang ganun, may mission ka pa. E sabihin mo, Lord, kunin mo na ako. Kasi yan ang prayer ko everyday. Pray ko every day, pag wala na po akong tamang gawin, wala na akong may dudulot, at kulang na ako sa assignment ko, kunin mo ako, please. Ayoko maging permission. Kung nakakapagsalita ka pa, tingkod ka ng Diyos, eh, pwede kahit nakaupo ka na, nakamusta ka na. Tandaan mo ito na ka, ganyan-ganyan. May meron ka pang gamit. Kasi ako, hindi ako nasasayang yung time na pakikipag-need ng mga anak ko sa akin. Kahit paalis na yan, sasabihin ko, anak, mag-ingat ka sa katawan, hindi ka nakakain. Every time po yan. Kasi gusto ko silang maging masigla. Amen? Eh, kasi ako, papanaw. Sila bata pa, paano yan? Amen? Bata ka pa, nagsasakay na na. Kita niyo yung isang inaanak ko, tinamaan ng kidney, tuloy-tuloy, patay na. Napakahalaga po ng kidney ninyo. O, paano dahilan sa kidney? Because of the distribution of ano, oxygen and the strength of the lungs na magdudulot and the natural ways. Okay. Ano ang tanong? Ay, matay. Sa pangdalangin nyo kay Lord Jesus. Ah, isa pa pala, baka makalimutan. Isang way to avoid stress and avoid sicknesses immediately. Sabi mo sa yung katabi, merry heart. Ano merry? Happy. Happy heart is a medicine. Saktan ka ngayon, mamaya magsaya ka mo. Baka ng pabebe. Baka ng pabebe. Lalo pagkasama ko. Saktan, hindi nakikibo. Ano, i-stress mo lang ako eh. No? Patawad ka na agad, bagay na agad tayo. Pagtagalin mo yan, sige. Wala ka sa akin. Ang sequence ka lang. I know that all of you have learned something tonight. Sana nga po. Ngayon, ano yung dinagdag ko?
happy heart. Kaya magtataka ka sa mga tawa ng tawa niya sa kalye. Saksaka na ng dumi ng atawan. Puro grasa na. Eh, wala kasi iniisip yun. Hindi na i-stress. Kahit kaya hindi mo pa kainin yun, masaya siya eh. Kung tayo, kung masyado tayong mabibig, nagdadala yan ng stress sa atin, magpapahina ng ating mga oxygen. I'm waiting ko ulit, yung mask, ha? Pag may pagkakataon kayo, tanggalin nyo yan. Pagkita nyo kung gaano ka delikado yan. Dito nga, delikado eh. Sa bahay mo, lit-lit, delikado. Hello? Nakatabi mo kayong si Marite, Marites. Tapos, tinabihan ka pa ng kapatid mo, ang lakas ng ilit. Lahat ng carbon, ang lalino. Amen? So, anong way? The natural way. Kapag-isa, mag-anumay tayo, sa dagat. Amen? Isipan mo, at saka mind natin, mind concept. Dadagdag mo to. Mind concept, importante yung mind, the knowledge. Na kaya ka nandun, hindi paano mag-pleasure-pleasure kayo. Pwede yun, pero dagdagan mo naman sana na Lord, ito makahing sa akin to, maalis ang konting stress, makahinga ako ng oxygen, huwag kang pareklamo, amen? O kaya ay masyadong nandun ka, nakapuun ka sa pleasure lang, kain na naman kayo, kakakain nyo lang, o sige. Kaya naman yan si Lord, buwan ako sa akin, sana na hindi ka maging servisyo at mamatay ka na. O yan po yung pinakamaganda rin, di ba na? Di ba? O ano gusto mo? Magkasakit ka lang? O sige, kung alis hindi. Magkasakit, nakasahig. Nasahig, nasa bahig ng pamanda ka. Kasi ano mo yung word na mamatay ka na lang eh. Isa permisyo. Diba? O eto, may isang na-strap na pastor. Pastor. Siyempre, pastor ay asawa. Ang tiyaga-tiyaga nga ng asawa. Ngayon yung asawa na, dahil na. At siya naman, sumulat sa amin, iyak-iya na po ako. Pwede ba ako makakuha ng mag-aalaga sa akin? Ang nawa na po ang misis ko. Pareho kayo na pipermisyo eh. Side by side. O so anong gagawin? Ha? Anong gagawin? Sundin nyo yun. Sundin nyo yung napag-aralan natin ngayon. Amen? Mga normal ways natin. Dahil biblical way. Ah, yung ba yun ha? Okay, nagtanong mo Mary Heart. Bagay mo. Mary Heart. Number 5. Sige, tayo pray. Meron ba kayong itong unconfessing? Ibig sabihin nun, hindi itong panahon. Right? Hindi itong panahon. Kapitan niyo ako, isa, at kung pwede pangako na ito'y confidential. Para may confess na. Para madali ang kapagalingan. Amen? Si kapatid natin si Brother Dante. Wala na lang yung ano mo, ha? Abnormal ka. Okay? Minsan, why sicknesses come very quick sa atin? Kasi minsan, stress nga yung brain natin. Yung brain natin, control tayo. Please don't let your brain control you. Okay? Let the word of God control you. Hindi yung brain. Okay, let's pray. Lord, magpapasalamat ka din. Ano na na sing one song para naman yung forma ni kapatid yung pumorma doon kaya pumorma rin si ating Marina. Open mo ang buhay ko'y pagkik banal mo karan tumukan na niyo maghas na pagsita daduyan na walang papuri pa siya ba? Maghalika o Diyos ngayon at kailan malobin mo kami yun. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong kahanan. Lukluka ng
Sunod namin. Apa, para maingat. Sabi ko mo sa Biblia, ito makinig kayo. Sabi ng Panginoon, you are the temple of the living God. Kayo ay temple ng Diyos. Kung ang temple niya, katawan ko ang sinasabi ko ito, ay sinisira ninyo. Sabi ng Panginoon, I will totally destroy it. Word niya po yun. Nabi niya lang po sa Biblia. Sa Biblia niya. You are the temple of the living God. If you totally, if you destroy that temple, sabihin, pagsaway ka ng natural law, lack of knowledge, understanding, you're always mainit ang ulo, temperamental, wala kang saya, ano pa yun, ano pa yun? Binabayo ko lagi yung natural law para sa katawan mo, lack of oxygen. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ka masaya. Sabi niya, I will totally destroy it. Ang masakit nila nito, inalalagay ka pa sa bayan ng kamita. Diba? E di mukha ka ng kawawa-kawawa. O, sasabihin sa'yo na iba, o diba, tikas-tikas naman, eh? Nakahiya. Kaya ngayon, ayusin natin. At panalangin din tayo, na Lord, ano kong pabayaan na malagay sa isang kahihiyang sakit o karamdaman na hindi na ako makakilos. Pero buhay pa ako. Ayoko po ng gano'n. Pray natin. Amen? Sabihin natin kung yun na lang ako. Amen? Sa permisyo ko sa mga anak ko, sa magulang ko, lahat. Ayoko po. Eh, wala man simple. Iyan mo dahilan kung bakit ang COVID-19 ngayon, they want to eliminate people. Especially those who are worthless, hopeless, okay, ano pa? Mga walang simple, mga useless people, mga very poor people na laki na lang umihingi. People na magnanakaw, gusto nilang eliminate yan. May magandang dahilan sa akin yan. Pero, yun nga lang, bawa talaga kasi mamatay ng tao. Pero ito yung gagawin nila eh. Amen? Pero ito ang binang natin. Sabihin hindi tayo kanilan. Kaya matasunod na tayo sa kanilan. Salamat Panginoon muli sa aming napag-aranan. Salamat lang sa lahat ng patuloy pa sa salamat sa pangalan ng Panginoon. Magandang gabi po sa ating announcement. Announcement po. Nabago na po yung ating pastor. Ano ba? May announcement po. Ako na. O kasi nabago na po yung ating venue sa leadership. Nakabook na po tayo sa ShareCon. Saan po yung ShareCon? Listen to me. Batangas. Batangas po ito. Now, ano yung tura na ShareCon? It's a hotel. At kung anong kaganda yung bagay na binibigay ko sa inyo, mas lalong maganda. Yan, mas maganda po. Kaya naman, medyo mahal naman. Kope. Kaya iniling ko na para hindi tayo kapusin, imbis na 2,000 lang ang bayad natin, gawin natin 2,200. Pero hindi na po tayo mag-2 nights. Listen, aalis po tayo dito ng 4 a.m. para right. Makarating tayo sa tamang oras para magsimula na po kagad tayo, at least 9 start na tayo ng activity natin hanggang gabi. Dahil kinabukasan ay pwede na po tayo mag-swimming, mag-gala-gala, fellowship, hello, kapi-kapi kayo dyan. Amen? O yung mga may acid, kung gusto na magkakape. At saka isa pa po pala sa health, bawasan yung sugar. Sugar. Okay po? Then, uwi tayo bandang mga alas 12 o alas 12. Alas 5 ni. Hanggang 5 p.m. naman po yun. Pwede tayo mag-swimming pool day, second day. Mabibigay na swimming pool pagkakalalaki-laki. At pakaganda po ng lugar. Ngayon, bakit 2002? Kasi po, ang meron tayong 5 meals na kakainin. Nangangambanga ako eh, kung meron pa rin sa inyo kaya mag-love gift kahit na isang kilong hotdog, malaking bagay po yun. O isang trinit mo. Para po, medyo nakakaluwag. Kasi po, from that 2,200, nandun yung 5 meals, nandun yung pagtulog, nandun din yung love gift, at saka yung mga gamitin, nandun po lang.
Kaya po, ayoko na pong mga problema. Kaya lahat tayo sa bahay, hindi na po tayo pabigat. Sa so, po sa healthy ways, hindi na na pabigat sa kapwa. God bless po sa bawat isa. Mag-offering po tayo. God bless you.